Hello guys, welcome back to my channel Tuna Reality TV. Ngayon, mayroon ako papakita sa inyo easy way kung paano patutuyuin ng mabilisan yung uniform, sapatos, especially sa mga uniform sa estudyante na mamasak-masak pa tapos kailangan susuot sa kinabukasan. Ganito lang po yun guys. Ito kagaya nito uniform na medyo mamasa-masa pa kasi ako maglalaba ako sa hapon pagdating ng estudyante ko kasi darating sila mga 2:30 sa hapon or hindi ang labas nila sa school 2:30 kasi dito sa Malta ang school dito mag-start na sa umaga ng 8:30 tapos uuwi sila lalabas sila ng 2:30 sa hapon so medyo malayo-layo pa galing sa eskwelahan papunta rito isa-isang i-drop yung mga estudyante na sa school bus so medyo darating na sila ng malapit na mag-aalas 4 dito sa bahay or minsan mga almost 3 sa hapon darating sila kaya tapos tsaka ko labhan yung uniform nila lalo na yung sa lalaki ko ganito maglalaro siya ng football basa sa pawis lahat na uniform niya labhan kailangan maglaba talaga ako pagdating nila nilalabhan ko yung uniform nila para kinabukasan pero may dalawa silang dalawang pair na uniform ang kaso yung uniform na sinuot nila ngayon lalabhan ko yun para kinabukasan kung halimbawa hindi agad mano yung isa may maisuot agad kaya lang minsan mamasa-masa ano kaya ang ginagawa ko po ang ginagawa ko namin bino blue dry yan ang blue dry hindi lang pwede para sa buhok kundi para rin sa damit para mamala ang pag blue dry guys huwag nyong lapitan ng husto kasi nasusunog din yan lalo na yung PE uniform na medyo may pagka nylon huwag mong ilapit kasi masusunog yan malayo lang tapos yung sa mga unan din kagaya namin pag winter walang araw sa rooftop ang araw namin sa rooftop tuwing summer lang. Ayan, may araw. Parang ang dumadalaw lang ang araw sa rooftop, guys. Ayun, wala na. Kaya, yan, sa unan, kagaya nito unan, yan, binu-blue dry ko yan. Binu-blue dry ko para mamala, para matuyo siya. Yan, mga sapatos. Sa sapatos naman, yan. Ito, sapatos, lalo na pag ano, pag nilaban mo, tapos yung ilalim niya, hindi pa mamasa-masa. Kagaya nga sa amin, kagaya ng sinabi ko, na pag winter dito, yung rooftop namin, yung sampay namin, walang araw, hangin lang. Kaya hindi agad natutuyo yung ilalim. Yan, yan ang ginagawa. Tinuturuan ko silang i-blow dry nila yung ilalim. Bago nila suot kinabukasan, sa gabi pa lang, bago sila matulog, ayan, i-blow dry na yan o sa hapon. Pasabihin ko sa kanila, i-blow dry na yan para mamala. Yan. Yan lang ang ginagawa namin. Kaya, ayan. Sa mga hindi alam dyan, ayan. Alam nyo na ang blow dry hindi lang sa buhok. Pang-blow dry din sa damit na lalo na kapag kailangan gagamitin agad. Sa uniform, lalo na sa ano, uniform ng mga estudyante, yan. Yan. Thank you for watching. Wait guys, ito yung ginagamit kong blow dry. Binu-blow dry ko yung nabasa na higaan namin. Kasi minsan nababasa. Kaya ginagamitan ko bago kong punasan. Lalo pa, hindi mo kasi pwede mabilad sa araw kasi wala kaming araw dito pag winter. Kahit sa araw, hindi rin kasi ang araw namin dito saglit lang. Hindi talaga yung focus kasi nasa baba kami.
Kaya ayan, binu-blue dry ko yung bed. Ayan, natuyo naman siya. Tsaga lang talaga sa blue dry. Ayan. Ayan, thank you. Sana may natutunan kayo sa binibigay ko na tips kung may natutunan kayo sa all around na paggamit ng blow dry, hindi lang para sa buhok kundi para sa lahat din. Maraming salamat. Nagkanda bulol-bulol na tong dila ko. Thank you for watching, guys. See you on my next video.